At kung gusto nyo ng mas malaki pang sahod, kailangan nyo po mag-upgrade, kailangan nyo po ng continuing education, kailangan po natin ulit na mag-aral. Kasi sabi nga po nila, welcome to... Coffee muna tayo. Medyo madilim ah. Sarap ng coffee nila. First time ko maka-order ng coffee dito eh. Salamat sa Diyos, meron na naman tayo isang mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli. Sana kayo ay parating nasa mabuting kalagayan at ngayong araw na ito ay naandito ako sa Manyo Life Place. Nasa tamang lugar na kaya ako. Please select floor. Thank you, sir. So ganun, nasa labas pala yung control nito. Wala dito sa loob. Walang number dito sa elevator na to. Alberta Insurance Council, 2700. Examinees, please check in next door. Dito. Okay, 1 o'clock pa ang aking exam. So, may time pa tayo na... Washroom. Washroom lang muna tayo kasi baka mamaya habang nag-exam eh. Kung kailan nag-exam ka, dun ka naman tatawagin na kalikasan. Ayan mo. Ganun po talaga eh. Pagka gusto nyo kumita ng medyo malaki-laki, kailangan nyo po mag-upgrade, kailangan nyo po ng continuing education, kailangan po natin ulit na mag-aral. Kasi sabi nga po nila, Canada daw is the land of opportunities. Pero, land of opportunities nga ba ang Canada? Or puro land lang but no opportunities? Marami pong opportunities dito sa Canada. And ma-share ko lang po sa inyo, nung dati po kasi, ang dami ko na po kasing napasukan na trabaho dito sa Canada. Naging service crew po ako, naging supervisor ng restaurant. Nagtrabaho din po ako sa gasoline station. Yung gasoline station po dito is / convenience store. Nasubukan ko nga rin po na mag-deliver ng dyaryo. Isinasama ko nga po yung anak ko dyan eh, sa pagde-deliver ng dyaryo. Kasi po, at a very young age, gusto ko po silang turuan kung paano kumita ng pera. Kasi pagka naituro niyo po yun sa inyong mga anak, malalaman po nila yung halaga o yung value ng pera. Alam naman po natin, pagka pinaghirapan natin ang isang bagay, doon po natin siya napapahalagahan. Di po ba hindi natin masyadong magastos yung pera na pinaghirapan natin? Ayan o, ang kulit o. Ha? No. Thank you for cleaning my car. Ang gulo. $10? Here. Thank you. Yun nga, nasabi ko po kasi na Canada is a land of opportunities and it is up for you para po i-grab nyo yung mga opportunities na yun. Pagdating nyo po dito kasi sa Canada, ay kung kayo po ay temporary foreign worker pa, hindi pa masyado yung opportunity na yan. Pero once na maging permanent resident na po kayo dito, makakapamili po kayo ng mga ibang trabaho na mapapasukan nyo na may malaking sahod. At kung gusto nyo ng mas malaki pang sahod, yung iba po kasi requirement ng continuing education, katulad po nitong aking i-venture ngayon na actually matagal na nga po ako na
licensed na insurance agent. Nga lang, hindi ko po pre-practice for, hindi ko alam, whatever reason, hindi ko na-practice yung pagiging insurance agent ko. Kaya yung license ko, na dapat hindi na ako mag-e-exam ngayon, ay mag-e-exam muli ako ngayon. Sayang nga eh, kasi nung dati nun, medyo madali lang yung dahil ang examen nun ay isang examen lang. Tapos lahat ng mga modules na andun na sa isang exam na yon. Pero ngayon, yung apat na modules, iti-take mo one by one. So ngayong araw na ito, meron po akong dalawa na iti-take na module na exam, provincial exam. At bago po kayo humantong doon, kailangan nyo munang mag-exam sa office ninyo. After mong matake yun, ma-certify ka. Ngayon, mag-move ka na dito sa provincial exam. Baka itanong ng iba, paano mo pa yung nagagawa? Eh, di ba? Carpet cleaning sa umaga, cleaning na pangalso. Bakit pangalso? Panggitna. At sa gabi naman ay school custodian. Yan ang aking tatlong trabaho. Tapos, nagbablog pa tayo, and then tayo din ay partner agent ng Mercan Capital Limited. Dun po sa hindi nakakaalam, this is a company that specializes in matters of immigration, employment, and other services for more than 30 years na po. So, dun sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. Kasi sayang po kung mapapalampas yun yung mga tips, informations, opportunities, buhay dito sa Canada. Kaya halina at mag-subscribe. Ayan po, at sa mga solid subscribers natin na mahilig magkape, kaway-kaway sa inyong lahat. Meron pa kasi akong ilang minuto eh. Kaya naisipan ko na umupo muna dito, makipag-chat sa inyo. It's, anong oras na? Lalakihan nga natin yung orasan. Paano ba ito lakihan? It's 12:35. Meron pa akong 10 minutes kasi kailangan 15 minutes before your exam na andun ka na sa taas. Dito lang naman sa taas niyan eh. Doon nga pala sa nagtatanong, paano ko pa nagagawa na ako ay mag-aral muli? Actually, ito pong mga modules na pag-aaralan nyo if you wanted to become an insurance agent, apat na modules po ito. Actually, may panlima pa eh. Kasi mayroong money laundering eh. Pero apat po yung iti-take nyong exam, apat na modules yon na bawat textbook po ay... Break muna tayo sa pag-aaral. Ito yung inaaral ko. Canadian Ethics Course for Life Insurance Agents. Isang module lang ito. At ganito kakapal yung textbook. Nasa 219 pages ang isang textbook na ito. Ganitong kakapal. Nasa 200 plus pages po yun. Ako po kasi ang ginawa ko, ilang araw ko lang pong inaral eh. Kasi po, gusto kong matapos na agad yung examen at makuha ko na muli yung aking license. Kasi ito naman po ay parang para sa akin, review na lang. Pero habang nagre-review ako, ang dami ko pang natututunan na hindi ko pala alam, hindi ko napag-aralan noon. Now, ang ginagawa ko po ay actually ilang araw ko pong pinag-aralan eh. Binabasa ko po siya paggabi, at least 2 hours every day nababasahin ko po yon. And then within the span of those pang ano na po ito eh, third week ko po ito eh. So first week ko nagbasa ako ng first week, the following week nagtake na ako ng exam sa office namin. Awa naman ng Diyos nakapasa. Pero eto, sana naman makapasa tayo ng provincial exam. So ganun lang po, kasi ito na sabi ko na ito na marami mga pagkakataon eh. Pagka gusto nyo ang isang bagay na ginagawa ninyo, you are enjoying what you are doing. Gusto mo talaga yung isang bagay na yun, makakagawa ka ng oras at panahon para ikaw, para magawa mo yung isang bagay na yun. 2 hours a day, para sa akin, that's more than enough. Ang importante po kasi, dun sa pag-aaral dito, sa inaral ko, ay ang important po yung reading comprehension at saka yung inyong analysis.
analysis, situational analysis, and then reading comprehension. Kasi po, kahit ano pang basa nyo, doon sa inaaral nyo, kung hindi nyo po naiintindihan yung binabasa ninyo, mahirapan po kayo. Kaya kailangan iintindihin nyo yung binabasa nyo. At more on, ang mga exam dito is situational. More on situation. So, i-analyze mo yung sitwasyon. Pag na-analyze mo, and then, yun, multiple choice lang naman po ang exam na to eh. Kaya, sana makapasa tayo. So, hindi ko alam. At, ito na, 12:39 na siguro, akit na ako. Samahan niyo ako. Forge 53. Ace Coffee. Ano? Ready na tayo. Mahirap palang uminom ng kape pagka hindi ka kaliwete. Kaliwa kasi hawak ko. Grabe, ang hirap ng exam. After 2 days ko pa malalaman yung result ng exam. So, good luck. Meron pa akong isang exam na itatake. Ayos na. Tapos na ang exam. Pero yung result, meh, di ko pa alam. Uwi na ako. Okay, 2. Sana naman makapasa tayo. Harder than you think, eh? I know! It was like, what? It's like you do all the quizzes, you read everything, you go through all the questions, tutorials, and then you read those questions and you're like, that was not talked about. Yeah, there's none in there, right? Like, well, good luck. Well, thank you. So, yeah, yun lang masasabi ko. Good luck.